Magandang magandang araw po, ako po si Banat Bay. Pag-usapan lamang po natin ng konti yung kaso ni Mocha. Itong mga nakaraang araw, trending po siya at ang tinendrending niya po ay meron po siyang kaso na pinapatawag po siya ng NBI. Welcome to Trending Planet. If you're new in this channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more trending news. Magandang magandang araw po, ako po si Banat Bay. Pag-usapan lamang po natin ng konti yung kaso ni Mocha. Itong mga nakaraang araw, trending po siya at ang tinendrending niya po ay meron po siyang kaso na pinapatawag po siya ng NBI. Totoo po yun, binigyan po siya ng subpoena ng NBI. At itong kaso na ito ay patungkol po dun sa pinost niyang PPE na kinuha niya sa Philippine Star na picture. Tapos, pinost niya sa kanyang page, yung pala mali yung picture na pinost ng Philippine Star. Tapos, ang pinagdisketahan ay si Mocha. Although, nag-eratom na si Mocha, nagbigay na siya ng pahayag na sinasabi niyang mali yung picture na pinost niya dahil sa kinuha lang niya sa Philippine Star yon at pinalitan na ng Philippine Star. So papalitan na rin niya. Ang kinagandahan dito, makikita mo talaga sa Pilipinas na merong batas na umiiral. Meron mo tayong hustisya. Mapapro ka, mapaantay ka, mabalapit ka sa Pangulo, mapa-official ka. Meron mo tayong hustisyang gumagana. Kaya nga ako nagpapasalamat din kami sa NBI dahil pantay-pantayo at saka mabilis po silang mag-responde sa ganitong klaseng mga pagkakataon. Kasi alam niyo po yung nagsampaw sa kanila ng kaso is dalawang tao. At ang isa nga doon nakalagay po sa kanyang Facebook profile na siya po ay nagtatrabaho sa GMA, sa DCBB. Isa daw siyang writer. Sabi niya ha, doon sa kanyang profile, ewan ko kung totoo yun. Nakakapagtaka nga, sila pa yung mahilig magsalita ng freedom of speech, kalayaan ng pamamahayag. Pagka sila ay nadedemanda o kaya sila ay pinapatawag, yan ho ang sila nilang sinisigaw. Pero ito si Mocha, hindi ho siya nagsabi na freedom of speech, kailangan ko ng freedom of speech, wala ho. Sabi niya, magpapasailalim siya sa proseso ng ating batas. At mantakin mo ha, tinext lang nilang NBI. At ang NBI naman, rumisponde ka agad. Tiningnan ka agad. Meron bang kaso? Ano ba yun? So, tiningnan nila. Nakita nila to. At yun na. Pinapatawag siya para imbestigahan. Kudos sa NBI dahil napakasipag nila. Ha? At ang bilis nila magresponde. At hindi lang po yan sa anti-Duterte. Ha? Pati po sa pro-Duterte. Ibig sabihin lang po yan, sa bansa natin, gumagana ko ang batas. Sa may hirap, sa may yaman, sa may posisyon o opisyal o ordinary pa man, mapapro, mapaantay ka man. Gumagana ho ang ating batas. Yan ho ang maganda doon. Salamat ho sa NBI. At doon naman sa mga nagkaso niyan, alam niyo ho, haharapin na po, naman po ni Mocha yan. Sa totoo lang, wala naman pong problema. Kaya lang ho, ito lang yung komento ko dyan. Alam niyo po, si Mocha ho ay nagtatrabaho ng sobrang sipag ho niyan. Sobra ho yan, pinupuntahan niyo ho lahat ng mga lugar kung saan nakastay ang OFW. Kasi ho, ang mga OFW, pagdating ho dito, kina-quarantine sila. Kaya nga ho, marami pong mga OFW na nagre-reklamo dahil ang tagal-tagal lang ho sinilang sa quarantine. Kasi nga po, ang tagal ho lumabas nung resulta at nung certificate. Hindi naman ho sila pwedeng umuwi kaagad nang wala noon. Siguradong pipigilan sila sa LGU nila, sa mga local government nila. So si Mocha, ang ginagawa niya, pinupuntahan niya, sinisigurado niya mababayaran yung mga hotel kasi ho, OWA hong sumasagot niyan. Sinisigurado niya yung mga pangangailangan nito mga OFW, matabunan. Kokonti lamang po ang gumaganang OWA ngayon dahil siyempre, limitado lang po ang pupwede. At isa na po si Mocha sa pinayagan na umasikaso. So, inaasikaso niya. Dapat to sa opisina lang siya. Official siya. Pero ano ang ginagawa niya? Nakikita niyo sa page niya. Pinupuntahan niyang personal. Ha? Pag may mga kulang, mula sa bulsa niya na lalabas yung pera. Ganyan o si Mocha.
Kaya dito sa pagsampa ng kaso na ito, bantakin mo, ang iniistorbo nitong dalawang to na wala namang katuturan yung kaso nila. Walang katuturan. Kasi bakit ito? Nag-iratom naman. Hindi naman yun fake news. Ang tawag doon wrong news. Nagkamali. Lahat to ng mga media network nagkakamali po. Ito nga si Maria Rese. Pinakabos na ng Rappler. 11 million daw ang empleyado. O, nag-iratom siya. Kinasuhan ba nila? Hindi. Pero yun, damaging yun. Ha? Bakit ito damaging yun? Mantakin mo sa international scene mo sinabi yun. 11 million ang pinasarang media ng ating Pangulo. Di sirang-sira ang ating Pangulo doon, ang ating bansa. Yun na nakakasira. And yet, itong dalawang tulongis ito, hindi kinasuhan. Ang kinasuhan yun, napakasimple. Merong PPE picture na binigay ng ating gobyerno. Yun ang kinasuhan nila. Tapos eventually, binawi naman. Wala namang damage. Maintindihan ko pa siguro kung ang nagkaso niya na yung nagbigay. Pero hindi ho eh. Nakaka-dismaya kasi dahil sa ginawa nilang yan, may araw na mawawala si Mocha sa trabaho niya. Kailangan niyang pumunta harapin sa husgado, kailangan niyang pumunta sa ganito. Kesa na pumupunta siya doon sa mga OFW. Siyempre, limited ho ang ano, limited ang sasakyan. Si Mocha at least pinayagan. May permit ho siya. Napupuntahan niya yung mga kababayan nating OFW. Natutulungan niya pag may kailangan. Para sa kaalaman niyo, sa mga news na lumalabas na may nagre-reklamong OFW, kinabukasan, pinupuntahan ni Mocha yun. Para siguraduhin na yung kino-complain nila sa news, matugunan kagad ng OWA. Ganun mo si Mocha. Siya mismo ang pumupunta. Hindi niya inuutusan ng staff niya. Siya mismo ang pumupunta para siguraduhin. Ngayon, dahil dito sa demandang niya, may mga araw na mauubos dyan sa pagpunta niya dun sa... Wala namang problema kasi... Instead na pumunta siya doon sa mas malalayo pa nga yun, Batangas, Bulacan, Tagaytay, Pampanga, dyan yung mga pinupuntahan niya. Eto, malapit lang sa Maynila lang. Mas madali nga ito. Kaya lang, walang natutulungan. Ganyan yung katulonggis itong mga kababayan natin. Ang iniistorbo nila, hindi si Mocha, ang mga OFW na maaari pang tulungan ni Mocha doon sa mga araw na hindi siya makakapunta. Ang nakupunta. Yun lamang po. So, sana maging klaro po sa atin yung kaso na yun. Yung kaso na yun, mapakababaw lang sa totoo lang. Napakababaw lang po yung kaso na yun. Gayunpaman, sabi nga ni Mocha, hindi siya sisigaw ng freedom of speech at magpapasa ilalim siya sa proseso ng ating batas. Thanks for watching Trending Planet. Please leave your comment below and don't forget to like and subscribe. Keep safe and God bless.